next and malapit na tayong matapos. Ayan. Which is yung be grateful and love the people around you. So ang ganda nitong ano na to, nitong bagay na to, kasi kani-kanila nga lang, di ba, may binabasa ako about sa appreciation na libro. So appreciation sa mga downlines, kasi isa rin yan sa mga pagkukulang ko. Gusto ko mapapansin yung alam mo yun, ang dami ko rin pagkukulang, di ba, sa sarili ko. And alam mo yun, lahat ng mga nakilala, hindi lahat, okay, majority rin ng mga nakilala ko ng mga tapers, mga leaders, mga mas successful pa kaysa sa akin, napansin ko rin sa kanila na hindi sila tumitigil sa pag-improve sa sarili nila. Hindi sila tumitigil, and some of them talagang inaamin nila na yung mga pagkakamali at mga pagkukulang nila. So what more pa yung kung tayo nga, di ba, kung sila nga na very successful na, is marami pa rin pagkukulang, what more pa tayo? Diba? What more pa tayo na mas ano, mas mababa sa kanila yung level ng success. Diba? Diba mas lalo tayong kailangan mag ano, kailangan mag-invest, mas lalo tayong kailangan na mag-improve. Pero yun ano, konting tip lang pala, Sir Ed, regarding dun sa mga paano yung mga network marketer na gusto nila na mag ano, mag invest sa nila, pero wala silang ano, pera pambili ng mga training, wala silang pera pang ano sa ano. Ano yung may recommend mo sa kanila? Okay, ganito. Lahat naman ng company mayroong free training eh. Okay, so I suggest, yun nga eh, kapag may training, attend ka. Pwede minsan sabihin na natin may mga panahon na parang paulit-ulit lang, yan na naman, no? Minsan, kailangan mong ano eh, kailangan mong attendan eh, lalo na pag dumating yung time na nalimutan mo na. And of course, sabi ko para magkaroon ka ng, ano, ng budget. Okay, so you move the product, you recruit people. Dalawa lang naman ang paraan para magkapera sa networking. Either magbenta ka o mag-recruit ka. So ibig sabihin, i-apply mo kung ano, yung unang fundamentals na natutunan mo sa upline mo, okay, sa kumpanya mo. So kailangan i-apply mo agad yan. Eh. Kasi habang the more na na-experience mo, it is also a form of training. Kaya kung dumating sa time na nagka-budget ka, you can attend higher level of training. Okay, kasi nagiging useless ang isang training. Ito yan eh, nagiging useless ang isang training kung wala kang application na ginagawa. Okay, kung ang isang training sa'yo magiging parang feel good lang after the training, you feel mo parang si Superman ka, sabihin ko sa'yo, pag hindi mo ginawa yan, after 3 days, malilimutan mo na yan. Kaya dapat paglabas na paglabas mo pa lang, i-apply mo agad. Okay, kasi yun yung totoong training, yung ano, yung application. Kaya hindi mo pwedeng i-reason na ano eh, na apps, wala akong budget pambayad sa ganitong klaseng event, sa ganitong klaseng training. So balik tayo sa fundamentals, ibang company merong free training. Ang apply mo, tinetraining ka, libre na ngayon. Ang tanong dito, in-apply mo ba? Ngayon, bakit wala kang pera? Kasi pwedeng hindi mo in-apply yung training eh. Okay, at pag sinabing in-apply, hindi one time na i-apply na isang oras lang sa isang araw. Magic. Okay. Magic. Oh, 'di ba? Pag sinabing mag-recruit ka, pag sinabing mag-cold calls ka, pag sinabing kumausap ka ng tao, hindi ka kakausap ng tao na 1 hour a day lang. Kailangan ibuhos mo yung focus mo doon sa paghahanap ng tao na makaka-partner mo sa negosyo. Kumbaga, yun talaga yung trabaho mo. I-consider mo na 8 hours a day. Ganun ang gagawin mo para mahasa ka and of course para magka-income ka. Ayan. Naalala ko tuloy nung nag-start ako noon. Tinuturo pa lang sa amin. Though, ikwento ko na to ilang beses na rin dito sa Ethical Nation. Pero para dun sa mga hindi nakakalam nitong kwento na to, no, meron tinuturo sa amin. Though unethical siya and very unprofessional siya. Kasi yun lang naman, nagsisimula pa lang ako noon eh. So, hindi ko alam kung tama ba o mali. Basta, sabi lang nila kasi, sundin lang eh. So, ngayon, may tinuro sa amin dati upline na ano, papaano mo daw mapapa-text ulit o mapapa-reply ulit, kasi text po lang nun, hindi pa naman kami nag-Facebook nun eh. Mapapa-reply ulit yung mga prospect mo noon. So, ang sabi sa amin, mag-text ka daw ng happy birthday, kung hindi happy birthday, condolence. Condolence daw.
So, ngayon ako naman si Ototo. Syempre, ano bang alam ko? Di wala pa naman akong alam nung start na 'yon. Sila, yung mga kasabayan ko noon sa seminar na 'yon, power sila, tuwang-tuwa sila. Ano, maganda daw 'yon, maganda daw. So, habang sila ganun ang ganun, ako ginagawa ko na. Nung time na habang hindi pa tapos yung sinasabi ng speaker, ng trainer, nag-group message na ako, tinaano ko na, ina-apply ko na. So, 'yun yung isa sa mga greatest na though yung unethical part, huwag nyo gawin yun, okay? Huwag kayong magte-text ng ganun, especially yung condolence, di ba? Ang sama naman nun kung te-text mo sila ng ganun. So, tanggalin nyo lang. Ang lesson lang kasi doon is hindi pa tapos, sinubukan ko na. In-apply ko na. Diba? Ginawa ko na kaagad kung ano yung natutunan ko. Kasi sayang eh, kumbaga parang sa mga idol natin na athletes, idol natin ng mga basketball superstar, sila Stephen Curry, LeBron James, Kobe Bryant, gano'ng katagal silang nagpa-practice? Gano'n nila katagal in-apply yung lahat ng natutunan nila sa pagbabasketball para makarating sa tugatog ng success? Sobrang tagal. Taon. Dekada. Kaya sila nandun. So most of the time ang nakikita kasi ng nating mga tao is yung mga yung success nila, pero hindi natin nakita yung hard work nila. So huwag nating kakalimutan yun. Okay? And then finally, yung be grateful and love the people around you. Sobrang ganda nitong na lesson na natutunan ko kasi baga parang ano na siya eh, parang self-explanatory na siya, na maging grateful ka sa mga tao sa paligid, lahat ng blessings na natatanggap. Actually, yan rin yung recent na naituro sa akin ng isa kong mentor na sabi ko kasi na dumating ako sa mga point na bakit ano, kumbaga parang ang gusto ko kasi kitain yung ganito, hindi ko nahihit. Tapos nagrereklamo ako, nagagalit ako. Tapos nung nakausap ko ulit yung mentor ko, sabi niya, bro, pasalamat ka nga eh. Kasi inahit mo yung ganyan eh. Di ba? Ilang tao yung kilala mong kumikita ng ganyang kalaki in a short period of time, nakaedad mo. Di ba? Sabi ko, doon ko naalala, doon ko na-realize, oh nga, no? Di ba? Hindi naman lahat ng 23-year-old kumikita ng 6-figure, nagawang kumita ng 6-figure within a week. Di ba? Hindi lahat ng, ano, lahat ng 23-year-old nagagawa yun. So, yun rin yung isa sa mga importance na meron kang mentor kasi sila din talaga yung taga-remind. Tama. Yung mga bagay na nakakalimutan. Maliit na bagay. Alam mo yun, be grateful kasi even sa mga newbies, tinuturo naman yun eh, na magpasalamat ka sa... Even nga hindi ka networker, tinuturo yun eh. Di ba? Hindi ka networker, tinuturo sa church, tinuturo ng parents, tama, tinuturo sa school na magpasalamat ka sa mga bagay kahit maliit. So, yun, maganda. Be grateful, especially doon sa mga tao nasa paligid mo. Tama. And sa pamamagitan, be grateful at the same time na mamahalin mo sila. Doon mo isa-show, doon mo ipapakita yung pagiging grateful mo sa kanila. Na mamahalin mo yung mga tao mo kasi merong mga networkers na ano, di ba? Yung nagpo-produce yung downline nila. Pero, alam mo yun? Wala pa rin yung gratefulness. Sorry for the word, pero ginagago pa nila yung downline nila. Nakakaawa naman, di ba? Kasi marami nagre-reklamo sa akin. Sa Ethical Nation, kung isa ka doon sa mga nagre-reklamo sa akin, alam mo, ikaw yun. Di ba? So, alam mo yung nakakaawa. So, para sa inyo, huwag nyo gagayahin yun. Kasi, palagi nyo itong tatandaan, walang katumbas na halaga na pera. Walang katumbas na halaga ng pera ang relationship. Relationship sa tao. Yan yung natutunan ko, harsh lesson sa akin. Kasi iniwan din ako ng mga tao ko before. Kasi mas pinahalagahan ko yung pera. Eh, yung pera na come and go yan, come and go. Pero yung relationship na binibuild, ang hirap mag-build ng relationship, tapos masisira lang. Diba? So, yun. Okay, so yun, Sir Ed, maraming yun. Salamat sa time mo. And I hope, guys, marami kayong natutunan dito sa video na ginawa ko, interview sa aking mentor sa top 1 ng aming company. So, napakalaking advantage natin, especially kung nanonood ka, natapos mo tong video na to hanggang dulo kasi medyo mahaba. At kung nag-take down ka ng notes, make sure na i-apply mo kaagad yung mga natutunan mo. And hit mo yung like kung marami kang natutunan dito sa video na to. And comment mo kung meron ka pa mga tanong, baka mali mo, next time kasama ulit kami ng aking mentor and ni Sir Ed na makapag-gantong session ulit tayo, interview session ulit tayo. So, comment ka dyan sa ibaba nitong video na to kung meron ka pang mga katanungan. I-share mo to sa mga downlines mo. I-leverage mo na tong video na to kasi medyo mahaba. So, kung ikaw mag-explain, haba nito eh. Diba? So, i-leverage mo, share mo, i-mention mo sila dito, share mo tong video na ito. And make sure, yun lang. Once again, make sure apply mo agad lahat ng mga natutunan mo. Simulan mo na kaagad yan yun. Okay, so once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn.
you are born for greatness. So, see you next time. Alright. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you. Thank you.